Sound check, test mic, sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang Blue Chips Part 1, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress po ang notification bell para palagi po kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So don't forget no to click eto, si all button. Si all button na. Subscribe, then click all button. And here kay Investagrams, so paki-follow din po yung aking account. So paki-search lang po Stock Play. Stock Play. Ayun. So free lang naman pong mag-follow at wala ring masama kung magfa-follow ka, no? Ayan. So let's start with RLC. So sa part na to, so we have here a run up right here. So bali yung ating support dito is ito sa may 18 pesos, di ba? Ayan, so fresh breakout eh. Support is here sa may 18 pesos. Tapos yung ating resistance is, so possible guys dito sa part na to, right here. Okay, so dito. Ayan, so mas okay dito guys, no? Sa 20 pesos guys yung next target natin for RLC, no? So we have 1 and 2. Tapos i-check natin kung meron siyang in between, ano? In between or nasa gitna. So meron ba tayong resistance dito? So actually ito resistance to guys eh. Ito. Si 18.8 pesos. Okay, so resistance to eh. So we have 1, 2, 3, 4 and breakout guys. Diba? So bali rito kay RLC, ang next target natin is 20 pesos. Ayan. Diba? Tapos sa moving average, 50, 100, 200. Okay, so malapit na rin itong mag-golden cross guys. So nagko-converge si 50 day at si 200 day moving average. This is a good sign, ano? For Robinson. Ayan, kay RLC. Tapos, AK Cloud. So dito kay Cloud, so medyo pataas na yung kanya trajectory. Diba? Ayan, so very evident naman. So pataas na yung ating trajectory sa cloud. Tapos kung papansin ninyo, si upper cloud is okay, pataas ng pataas, diba? Ayan o, right here, diba? Which is sign of bullishness, no? Dito kay RLC. Ayan. Tapos so dito naman sa RSI, ayan, so nag-retest na nga dito sa part na to. So we have here the quadruple top, no? 1, 2, 3, and 4. So pagka nag-breakout to guys, pwede good, no? So very nice pagka nag-breakout doon. And based dito guys sa kanyang past performance, based dito sa kanyang RSI, so hanap tayo na pwedeng target na resistance dito. So possible dito guys, right here, around here. Ayan, sa may 74, no? 74 guys yung next target natin kung siya ay magbe-breakout nga dito. Ayan, kasi resistance to eh, diba? So let's see. So kung hindi naman, eh pullback muna tayo sa part na to. Dito. Ayan. Tapos kay MACD, higher high, right?
So we have here the higher high sa histogram, tapos pataas ng pataas yung kanyang MACD line right here, di ba? So nagda-diverge. And here, kung papansinin natin kasi binuhusan 'to eh. O, di ba? So nag-i-start pa lang siya maka-recover right now. And kung papansinin natin, tayo ay nasa resistance right here. O yan, so resistance 'to eh. So we have 1, 2, 3, 4 and 5. Diba? So pagka nakapanik, edi good. So pagka naman hindi, eh baka mag sideways pa tayo dito, no? KRLC. So, ayan. Tapos yung next is si MEG. So dito naman kay MEG, so check natin. So push. May push to guys, ano? So nag-push through siya ulit to retest the previous high, ano? So ang previous high niya is 4.06. Ayan. So let's see sa Monday kung magbe-breakout to. Hindi ba? So pinaka-resistance natin kay MEG is around 4.1 pesos. Ayan. 4.1 pesos. 1, 2, 3, 4, 5 and possible nga dito. 6. Ayan, so tignan natin ano. So pagka nag-breakout si MEG sa next week, so possible target natin is, so hanap tayo. So possible dito, right here. Okay, so dito guys. Ayan. So dito sa may 4.25 pesos. Series of touches yan eh. Diba? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and possible 10 dito. Ayan. Tapos ang moving average 50, layo eh, 50, 100. So pancheck lang natin tong si moving average, no? Okay, so we have here the golden cross right here. So nice push up to, no? For MEG. So sa part na to, bullish, no? Siya ay bullish guys. Ayan. Tapos kay Cloud. So kay Cloud naman, so medyo sideways siya right now eh. So that's why we have here flat lines, ano? Kay upper cloud at kay lower cloud. So pagka nag-breakout to sa MEG, so expect natin na biglang liliko ulit si upper cloud. Okay, pataas. O, ayan. Since wala pa namang breakout, kaya ayan, siya ay flat pa, no? Ayan. Flat pa siya guys, flat. And here, so nag-hold guys sa may support. So we have here the double bottom. Okay. So we have first bottom and second bottom. So that's why, boom. So nag-bounce, no? Bounce play kay MEG. Tapos kay MACD, so medyo nag-overlap siya right now, converging. So possible bullish crossover guys right here kay MACD line na signal line, no? So dapat kasi mag-breakout siya doon sa may previous high niya. So tignan natin. Tapos dito naman guys kay histogram. So we have here, ano ba to? Lower high to, no?
higher low pala. Ayan. So we have here the higher low. This is nice, no? So medyo nag-flip yung kanyang momentum. So let's see. This is very interesting kay MEG. Tapos dito naman, okay, so mukhang magbe-breakout nga itong si MEG sa Monday, no? So let's see na lang. Let's see. Oh, ayan. So double tap eh. Double tap. First tap and second tap. So pagka nag-breakout to dito, bullish, no? Ayan. So possible breakout nga pagka nag-print out ng higher high. So pagka naman hindi, edi pullback muna tayo. Pullback. No? Ayan. Tapos, kay Security Bank. So dito naman guys, okay, so push siya ng push, no? Almighty push. So push ng push. And right now guys, is na-hit nyo na yung kanyang resistance. So dito sa may 136.25. So we have 1 and 2. Ayun, no? Diba? So sa part na to, possible siya ay mag-pullback. So if ever na siya ay mag-pullback guys, so possible dito, right here, sa 126.75 pesos. Diyan, no? And kung siya naman ay magbe-breakout ulit, pwede hanapin natin kung saan pwede. So possible dito, right here. Right here. Okay, so dito guys, pwede rito. Sa part na to. Diyan. What price? Pwede tignan natin, ano? So dito sa 145.3 pesos. Dito. O diyan. 145.3 pesos. Malapit dito guys. So, sa part na to. Diyan. Tapos, so syempre kung titignan nyo, still, tayo ay nasa downtrend line, no? O, diba? So downtrend line to eh. Since 2016 eh, diba? Ayun, no? So what do you think guys? Okay, may hit ba natin to? Si 170 pesos right here. So tignan natin, ano? Ayan, question mark. Tapos sa moving average, wait lang. Okay, sa moving average 50 100. So ayan. So still intact pa rin naman. Tapos possible golden cross, no? O, ayan. So, tignan natin kung mag-golden cross to. So, nagko-converge na yun. Si 50 day at si 200 day, no? Ayan. So, let's see, let's see. Tapos, kay Cloud. So, i-check natin si Cloud. So, pataas naman yung kanya trajectory. Nice. Okay, pataas. Very good. Tapos dito naman kay RSI. Ayan, so tignan natin kung magre-retest dito, no? Sa previous high niya. Okay, around here. Ayan, kasi resistance to eh. Diyan, no? So tignan natin. Tapos kay MACD, higher highs pa rin. So bullish niya, eh, di ba? Higher highs. And kay volume, boom. Okay, so resistance to guys. So pagka nag-breakout ulit, edi nice, no? So possible, ito na target natin. Next target na resistance. Diyan, no? So pagka hindi naman nakapanik, edi pullback muna tayo. Since siya ay nasa resistance, no?
So, possible pullback dito, guys. Right here. So, ayan. Okay, sa part kasi na to, ano siya eh? O, diba, parabolic. Rounded bottom, no? Right here. O, ayan. So, we have here a parabolic volume, no? So, kitang-kita yung trend, guys. Pataas yung kanyang trend right now. Diba? So, next natin is si GT Cap. So, dito naman kay GT Cap. Okay. So, looking good, ano? So, tayo ay nasa resistance right now. Dito sa may 650 pesos. At take note, guys, malapit na tayo mag-retest dito sa may downtrend line. So, tayo ay nasa downtrend channel, eh. Hindi ba? So, very obvious naman yung kanyang pattern, downtrend channel. So let's see sa next week kung siya ay magre-retest na for breakout. Ayan. So tingnan natin to, no? So possible around here. Okay, so dito, guys, malapit dito sa part na to. Okay, so dito sa may 720 pesos. So, series of touches yan eh. 1, 2, 3, 4, and 5. Na, diba? Ayan. So, tignan natin, ano? So, kung di naman siya makakapanik dyan, edi pullback muna tayo, no? Pullback. So, ang possible is, okay, so dito muna, no? So, may 610 pesos. So, we have 1 and 2 and 3. Tapos, yung next support is here. So, may 570 pesos, no? So, we have 1, 2, 3, and 4. Diba? Ayun, no? 4. So, tingnan natin, ano? Kung siya ay mag-retest na nga. So, bali dito, siya ay tapos na sa accumulation phase. So, sa part na to, this is markup phase, no? Kay GT Cap. So, that's why dapat bibili tayo pagka sa markup phase. Ay, sa ano pala? Sa accumulation phase, no? Dito, guys. Right here. Okay, pagka nagsa-sideways pa lang. No, ayan. Tapos, okay. So, base dito kasi para siyang ano, triple bottom, eh, diba? So, we have here the first. So, yun nga lang, medyo maliit. So, let's try to consider na siya ay double bottom na lang. Right here. So, ayan. O, diba? So, siya ay double bottom, pero pwede rin natin consider na ano siya eh. Triple bottom eh, diba? So, sa part na to, markup phase na siya si GT Cap, no? Tapos, i-check natin sa moving average, 50, 100, 200. Ayun, so we have here the golden cross, guys. Nice, nice. Golden cross, right here. Okay. Ayun. Tapos, kay Cloud. O yan, pataas na yung trajectory ni Cloud, no? So, pataas ng pataas si upper Cloud at si lower Cloud. Right here, oh. Diba pataas yung kanyang trajectory? This is a good sign, no? And here, kay RSI. So, siya ay overbought na. Right here. Overbought. No? So, dito, guys, high, lower, high, lower, high. Tapos, dito naman sa taas,
Okay, price action, high, higher, high, higher, high. So baka kasi bigla mag-play out si sino? Si bearish divergence, no? Pero hindi pa naman definite. Ayan. So tingnan natin. Siya ay overbought na eh. Ayan, sa may RSI. So let's see. Tapos dito kay MACD, right here, higher high. Okay, sa histogram. Tapos patas ng pataas yung kanyang MACD line. So nagda-diverge, no? And sa volume, so meron siyang demand, guys, ano? Ayan, so breakout eh. Nice. O, diba, breakout. Good, no? So merong demand dito kay GT Cap. Tapos yung next natin is GT Cap, tapos DMC. So tignan natin si DMC. Let's check. So dito naman kay DMC, so patuloy pa rin siya sa pagtaas, pero wala pa siya sa may resistance, no? So bali ang resistance natin is nasa 5.95, no, pesos. So we have here series of touches 1 2 3 4 and possible dito 5 diyan. So if ever na siya ay magbe-breakout sa next week or this coming week is okay, so dito yung next target natin around here 6.25 pesos, diba? So sa part na to, tapos na rin yung kanyang accumulation phase, right? So this is a double bottom pattern, first bottom tapos second bottom. Okay, so sa part na to, mark up phase na siya, right? Ayan. So may sign na, no? And here sa moving average, so bali yung support pala is 5.5, no, pesos. Okay, so dito, guys. Tapos sa moving average, so sa moving average 50, 100, 200, so we have here the golden cross. Golden cross, guys. Ayan. Nice. Tapos sa cloud natin, so medyo sumasideways, ano? Right here. Si upper cloud at si lower cloud. Pero still pataas pa rin naman siya. Diba? So tingnan natin kung magre-retest dito, ano? Ayan, sa may resistance niya. Ayan. Tapos, kay RSI, so we have here, top out ulit. Okay. So we have 1, 2, 3, and 4. So pagka nag-breakout, they good. So possible, dito na yung next. Next target is here, sa may 83, ano? Or 84. Ayan. So tignan natin, guys. Tapos so kay MACD naman, so medyo nag-overlap na siya si MACD line at signal line. So tignan natin kung siya ay magpi-print out ng higher high. Ayan, kasi pababa yung kanyang histogram eh, 'di ba? Eh sa volume. So sa volume, so breakout din. Okay, pare-pareha sila ng mga ano, blue chips, no? Breakout. Oh, diba, breakout, guys. Oh, ayan. Sky is the limit. Ayan, sa part na to. So next naman natin is DMC, tapos MPI. So kay MPI naman, so i-check natin to. So we have here the breakout eh. So, 'di ba nag-push through na siya pataas?
Nice. So, bali dito, we have here the breakout sa downtrend line since 2016 to eh. Diba? O, yan, pababa eh, diba? Tapos, sa part na to, we have here a nice push. So, ayan. I-review natin ulit ng part na to. So, here, breakout, pero ala, laglag. So, ayan, siya ay bumalik sa may support. Tapos, push through ulit. Ayan. So, bali dito, shake out yung nangyari dito, no? Right here. Shake out. Tapos, boom. Okay, pinush siya. Pataas. So, sa part na to, so, ang ating resistance for MPI is here. Okay, so, resistance to guys, no? Around here. Ayan. So, dito sa 4.6 pesos. So, kung siya ay magbe-breakout this coming week, so, syempre, possible dito. Right here. So, next target is 4.7, ano? Or 4.75 pesos. Ayan. Tapos yung support, syempre dito. 4.4 pesos, no? Okay, around here. Diyan. Ayan. Tapos sa moving average, 50, 100, 200. Medyo malayo eh. Diba? Pero still, ano pa naman siya, intact pa naman yung kanyang moving average, no? Tapos kay Cloud, ayun, sa pataas ng pataas nga. Diba? Pataas ng pataas, guys. Right here. So, based dito sa ating, ano, sa ating structure. Okay, so, titingnan natin to. This is inverse head and shoulder pattern. Left shoulder, tapos we have here head, tapos right shoulder. Diba? So, breakout dito sa part na to. Ayan. So, this is huge. This is huge for MPI. Tapos, dito naman, KRSI, okay, so malapit na siyang mapunta sa overbought area, no? So, tignan natin. Tapos, MACD, higher high, right here. So, tingnan natin kung siya ba ay sustainable. No? And sa volume, so, sa volume naman, wala pa tayong ano eh. Higher high eh. O, ayan. So, dapat mag-breakout siya sa may part na to. Dito, guys. So, dapat makapanik siya. No? Dito. Right here. O, ayan. So, tingnan natin, no? O, ayan. So, resistance pa to eh. So, let's see. So, next natin is, so, we have here MPI, tapos ALI. ALI. So, i-check natin. ALI. So, dito naman kay ALI. Okay. So, doji candle, guys, eh. So, almost doji siya, ano? So, meaning, hirap siyang makapanik dito kasi resistance eh. Series of touches, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. So, 39.95 or let's say 40 pesos. So, support natin, syempre, andito. 38.4 pesos. So, if ever na siya ay magbe-breakout, si Ali, so ang possible next target natin dito is, okay, so hanapin natin, no?
So, possible dito. Right here. Okay, so dito guys. ₱41.7. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami. 11, 12. O yan. So, ang dami guys, no? ₱41.7. Ayan. So, bali dito. Okay, so para din siyang double bottom eh, di ba? Double bottom guys. First bottom, right here. Tapos, second bottom is here. Di ba? So, let's see, no? Tapos, dito naman, sa moving average, 50, 100, 200. So, golden cross ta guys. Nice. Nice push. Golden cross right here. Diba? So, sana masustain. Tapos, kay Cloud. So, kay Cloud naman, guys. Oops. Okay. So, base dito. So, pataas naman yung kanyang trajectory. Ano? Okay, pataas naman yung Cloud. Tapos RSI, so medyo sideways, series of lower highs, no? High, lower high, lower high. So, ayan. So, kay MACD naman, so medyo sideways eh. So, ayan, ano? So, medyo sideways siya. Take note guys, malikot, no? Si histogram. Di ba, malikot siya. Tapos dito sa volume, so mayroon na bang breakout? Mayroon ba? Okay, so base dito, nag-breakout na. Nice breakout guys, no? Since nung 2019 eh. 1, 2, 3 and breakout. Nice. So meaning guys, possible new trend na to, no? Kay Ali. So bali ang pinaka support natin. Okay, so pwede dito. Right here. Dyan. Tapos yung resistance. So pwede dito. Dyan. So let's see kung makakapanik sa may taas, no? Ayan. Tapos yung next natin. So Ali, tapos ano ba to? BDO. 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 Ayan. So dito naman kay BDO. So i-check natin to guys. So still sideways pa rin to eh, 'di ba? Oh. Triple bottom, no? So we have here first, second, and third. Okay, based dito sa kanyang macro view, no? Siya ay sideways pa rin. Pero sa ano, pagka zinom natin yan, kasi so ito yung kanyang mini accumulation phase, diba? Tapos push. Okay, breakout, throwback, then push. Ayan. Okay. So, let's see kung siya ay magbe-breakout dito, no? Sa may ₱110. Ayan. So, tingnan natin. Tapos, yung resistance. Next resistance natin for BDO is... So, possible dito, guys. Around here. Ayan. Oops. Okay. Diyan, no? Series of touches, eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dami guys, no? So in short, strong resistance to. 116 pesos. Ayan. So tingnan natin kung siya ay makakapanik sa part na yun, ano? 116 pesos. Tapos sa moving average, moving average, so medyo malayo. 100, 200. O ayun. So siya ay nasa taas na nung 200 day moving average. So pagka nag-print out to ng higher high, this is huge. No? And as well, kung papansinin natin, so nagko-converge na rin si 200 day, ito sa red line, saka si blue line, 50 day. So possible, siya ay magkaroon ng golden cross. O, ayan. Tapos, kay Cloud, so tingnan natin kasi pataas na rin yung trajectory na to eh. Diba? Ayan. Kay RSI, so double bottom. Double bottom. Okay, kaya nag-bounce, no? So ating resistance is here. Dito sa part na to. Oh, ayan, so resistance yan, guys, no? Tapos so meron ba tayong trend line? Meron ba? Oh, ayan, so parang trend line to eh. Di ba? So trend line. So we have 1, 2 and 3. 3 touches, no? Ayan, so pwedeng support yan. Tapos kay MACD, so medyo sideways siya right now. So yun nga lang, hindi pa evident na siya ay higher high, no? Ayan, sa may histogram. Pero dito kay MACD line is nag-flip na ulit papataas. Diba? OBV. So dito naman, sa ating OBV, wait. Okay. So based dito. Okay, so ito pa. So meron pang resistance sa part na to, right here. Oh, ayan, so medyo malayo pa naman, guys, no? Okay, tapos dito, meron pa pala. Ayan. So let's see kung magbe-break out. Diba? Nice. So tignan natin. Let's see. So next natin si Glo. Si Globe. Globe. GLO. So dito naman kay Glo. Okay. So still nasa channel siya, no? Downtrend channel, so meron tayong naispatan nun eh. O, diba? So channel to. So sell up, bounce, sell up, bounce. Tapos ayan. Ranging siya sa part na to, no? Ranging. So pagka nag-breakout dito sa part na 'yan, so possible siya ay mag-retest na dito. Sa 2,145 pesos. Okay, so possible dito. Right here. Diyan. No? So, tingnan natin. 2,145 pesos. Ayan. So, kung hindi naman, edi possible, babalik tayo sa may support. So, kung babalik, dito yun. 1,925 pesos. Ayan. So, tignan natin, ano? This is very crucial. So, bakit? Kasi, downtrend line yan, no? Diba? And kung papansinin natin, pagka nag-breakout yan sa may downtrend line, this is very huge kay Globe. No? Ayan, no?
So siya ay triangle pattern na super laki. Ayan, di ba? So para siyang si Bitcoin, no? Super laking triangle pattern. Ayan, so this is very interesting for Globe. Tapos, so dito naman sa moving average 50. So yun nga lang, medyo hirap makapanik, no? Ayan, no? Di ba? So 50, tapos 100, 200. So tingnan natin kung makakapanik dito, no? Okay. So baka dito pa lang ano na, hirapin na sa 200. 2,060 pesos, no? Ayan, so tingnan natin. Tapos kay Cloud. So siya ay nasa baba pa rin ng Cloud, eh. So tingnan natin sa next week, no? Kung siya ay makakapanik na sa may 200. And as well sa may taas ng Cloud. Ayan. Tapos RSI. So we have here the bounce. Kasi nga support to. Tapos trend line. We have 1, 2, 3, 4, and 5 bounce. Ayan. Nice, nice. Tapos dito. Okay. So wala pa rin tayong breakout sa part na to, eh. Ayan, 1, 2, 3, 4. So, let's see kung magre-retest dito, no? Okay, ayan. Tapos, kay MACD, bullish crossover. So, tignan natin kung siya ba ay sustainable. Ayan, so that's why siya ay nag-push, ano? So, meron pala ditong bullish divergence, right? So, we have here, higher low, right? High or low, tapos higher low. And sa price action, lower low. Low, lower low. So meaning bullish divergence, no? So nag-play out. And sa volume, kung papansinin natin, o diba talagang pinush siya, no? So nag-bounce ng sagad. Ayun, no? Grabe, no? Ayan. So dito sa kanyang demand, so meron ba tayong trend? Okay, so possible. Pwede maghanap tayo. Okay, so dito pwede. Okay, resistance dito guys, around here. Series of touches, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No? Diba ang dami, no? So, pagka nag-breakout, edi good, no? So, tingnan natin. Tapos, yung next is here. Next resistance. Diyan. Ayan. Save natin. Tapos JFC. JFC. So check natin tong si JFC, ano? So based dito guys. Okay. So siya ay nag-push through na, eh, no? So nung nakakita tayo ng falling wedge. Falling wedge here. So we have here the flagpole or the pole. Pole here, tapos we have here the wedge, no? Falling wedge, okay, pababa. Lower highs, tapos lower lows. And sa part na to, this is very interesting kasi ayan, no? So, para siyang ano, no? Para siyang, ano yung tawag dito sa pattern na to? Para siyang advanced block. So, i-check nga natin yun. Si advanced block. Hindi ako sure, guys, ano? Ito nga ba yun? Kasi pagka, ano, white soldier, three green candles yun, eh.
eh yung kay JFC kasi 4 na, na advanced block. Tama ba? Hindi ata advanced block yung tawag dun. Bullish. Wait lang. So tingnan natin to si advanced block. 3 candle bearish reversal pattern. Ay, hindi nga. Wait lang. Si 3 white soldiers kasi. 3 white soldiers. Wait. Oh yan, 3 white soldiers eh. O, diba? Hindi ko alam kung ano. Kung ano yung tawag dito sa apat. Ayan. So, mag-search na lang kayo, ano? Ayan, kasi apat na to eh. Hindi ko alam yung tawag. Nakalimutan ko na guys yung tawag, ano? Pero dito, okay, sa part na to, 3 white soldiers yan. No? Tapos pagka-apat, alam ko, meron din tawag dito eh. Pero I forgot kung ano yung tawag. Ayan. So anyways, so this is continuation pattern. So based dito sa ating pattern na to kay falling wedge, so ang pinaka-target price natin is JFC. 225 pesos. O dito, ayan. 225 pesos. Tapos, so based dito, okay, nag-breakout na dito eh, sa previous high niya, no? Sa 202 pesos. Tapos, okay, sa moving average, 50, 100, tapos 200. O yan. So, still intact pa naman din, ano? Still intact pa naman siya. Tapos, kay Cloud. O, diba, pataas, guys, no? So, very obvious naman. Si Upper Cloud is pataas ng pataas. And as well, eto, oh, diba? Si Lower Cloud is, ayan, sumusunod na. Kay Upper Cloud. This is huge, guys, no? Ayan. Tapos, so dito naman kay RSI, so boom. So siya ay nag-breakout and possible siya ay mag-retest dito, no? Right here. So we have 1, 2, and 3 possible dito, guys. Oh, ayan. MACD, this is huge. This is huge, guys, oh, diba? So nagko-converge si MACD line at signal line right here. Ayan. Tapos si histogram is pataas ng pataas. Di ba? Ayan. Dito, kay volume, so meron bang demand? Meron, no? So breakout na nga siya eh. O, di ba? Breakout. Nice, nice, nice. This is huge. Bullish ano si JFC right now. Ayan. Tapos yung next is JFC tapos BPI. Ay, wait lang. BPI tuloy. JFC tapos AC. Next natin si AC. So dito kay AC. So let's check first. So based dito, we have here cup with handle pattern, no? Ayan. Nung hindi pa siya nagbe-breakout, guys. Since siya ay nag-breakout na dito sa kanyang downtrend line, so possible mag-retest na dito yan, no? Sa all-time high niya. Dito sa part na to. Sa 1,105, no? Pesos. Pero right now, kung titingnan natin, so based dito, ang next target natin is
898 pesos. Ayan. 898 pesos guys, around here, or pwede nating sabihin sa 900 pesos diyan. Support, syempre yung support natin is 837 dito guys, right here. Ayan, 837 pesos ano? Ayan, so tingnan natin. Pero based dito guys sa ating Capoy Dandel pattern, so ating target price is here sa 1,195 pesos. Ayan, right here, no? Capoy Dandel yan guys. Tapos ang moving average 50 100, tapos 200. Okay, so still intact pa naman din, ano? So okay, cloud. So medyo flat eh, 'di ba? So pagka flat is medyo hirap makapanik pag ganun. Ayun oh. Flat si upper cloud, tapos flat din si lower cloud. So sana pagka nag-breakout to, edi syempre susunod si cloud. Papataas, no? Oh, ayan. Tapos dito naman kay RSI. So nag-play out nga to si head and shoulder pattern, pero nakabalik na eh. 'Di ba? Oh, ayan na, nakabalik na siya, guys. So tingnan natin kung siya ba ay sustainable, no? Ayan, kasi nakasawsaw pa lang eh. Ayan. Tapos dito rin, guys, same with JFC, ano? So si AC is nagpapakita rin ng bullishness based dito sa kanyang MACD. Ayan, no? So nagko-converge si MACD line at signal line. Tapos si histogram is pataas. Ah, diba? Pataas. Tapos sa volume, so almost breakout na rin to eh. Diba? Ayan, no? So retest na for breakout. So konting pitik na lang to is magbe-breakout na. Ayan. So sana nga ano, hindi siya buhusan. Baka kasi biglang buhusan eh. So let's see. This is very interesting, no? Tapos yung next natin, syempre, okay, sino pa ba? Ito si EMP. So ang dami guys, 15 to. 15-15, no? Na ayan. 15-15. So sa part na to, still sideways pa rin si MP eh. 'Di ba? So ang support natin is here sa 9.8. Tapos yung resistance 10 pesos. Tapos if ever na siya ay magbe-breakout, guys, ayan, sa may 10.3 pesos yung next target natin. 'Di ba? Ayan ya. So grabe guys to, no? Siya ay mark up pace na. Pero sa part na to, kung papansinin natin, wala pa tayo ditong higher high ulit. 'Di ba? Okay, sa part na to. Dito guys, right here. So meron pa lang tayo sideways. Sideways pa lang guys. So pwedeng mag-breakout at pwede ring buhusan, no? Eh pagka sideways ganun. So tingnan natin kung saan siya pupunta. Let's see. Tapos, okay. So syempre sa moving average 50 100 200, still intact pa naman din, pero let's see ano. So medyo nauntog na siya rito sa may ano eh, 100 day moving average. So tingnan natin kung tataas pa to. Tapos kay cloud, so medyo sideways na rin. And kung papansinin natin guys, nakabaloktot na pababa yung ating cloud, no? Si upper cloud guys is nakabaloktot na pababa.
So, tignan natin kung siya ba ay sustainable pa or hindi na. So, meaning, okay, sa part na to, since wala pa tayong higher high, since then, noong August, kaya possible, this part is distribution phase. Okay? Di pa natin alam, no? So, possible lang kasi wala pa tayong higher high dito sa part na to. Di ba? Ayan. So, let's see. Tapos, so, dito naman kay RSI. So, we have here trend line. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. We have here the bounce. So, yun nga lang, medyo nakasaw-saw lang eh. Diba? So, pwedeng-pwede pa rin nabuhusan to pababa. Ayan. Support. Siyempre, dito. Right here. Ayan. Tapos, so, kay MACD naman, so, tignan natin, ano, lower low eh. Bearish pa rin, ano. Lower low, tapos, nagda-diverge si MACD line at signal line. So, meaning, bearish, no? Ayan, sa part na to. So, bakit bearish? Kasi sideways. Di pa natin alam kung talagang tataas pa or bubuhusan na, no? And here, sa demand, okay? Kung sa demand ang pag-uusapan natin, laglag to, guys, no? So, binuhusan siya, yun. Boom! Diba? Straight line. Pero sa part na to, so, slight siyang nakaka-recover, no? Diba? So, tignan natin. Yun lang. Next natin is, wait, EMP, tapos MBT yung next, MBT. So, dito naman kay MBT, okay, so nag-print out na siya ng shooting star. So, bakit? Kasi, resistance to, no? Ayan, no? And right here, so, hindi pa na-filled yung ating gap, no? So, hanggang dito sa may 53 pesos, di ba? So, bali ang support natin is nasa 49.7 pesos. So, tignan natin kung magpo-pullback muna tayo ng konti dito, no? Ayan. So, based dito, guys, markup pace na rin to sa MBT, ano? Di ba? So, siya ay nag-breakout na sa part na to. Sa may channel, no? Ayan. Tapos, sa moving average, 50, 100, tapos 200. So, we have here the golden cross. Nice. Golden cross. Tapos, kay cloud naman, so, pataas, ayan, pataas din yung kanyang cloud, eh. Diba? Si upper cloud, and si lower cloud. Okay, pataas ng pataas. Nice, no? Tapos dito, KRSI, overbought. Overbought na siya. Overbought. Wait lang. So, dito, high, lower high. Okay, tapos, sa price action, high, higher high. So, possible, guys, bearish divergence, ano? So, tingnan natin kung magpe-play out yun. No, ayan eh. Tapos, dito, kay MACD, higher high sa may histogram. So, tingnan natin kung siya ba sustainable, no? So, sa volume, so, meron bang demand? Meron, guys, kasi nag-breakout nga eh. Ayan. Higher high, guys. Breakout. Nice. Bullish, no? Ayan sa part na to. Pero let's check first. Okay, so dito sa kanyang trend, no? So, based dito. So, meron ba? Okay.
So possible ang pinaka resistance natin dito is here, right here. Okay, so dito guys, ayan, so malapit na nating ma-hit yung kanyang resistance na kay MBT. Ayan, so bali ano to, next resistance guys. So ayan, tapos so ano pa ba, MBT tapos AP. AP Kiabaitis. So sa part na to, siya ay nasa downtrend channel pa rin eh, di ba? So very slow to, no? Si AP. Slow, slow, slow. So dito, siya pa rin ay sideways. So we have here symmetrical triangle pattern, ano? So syempre, yung resistance natin is 27.4 pesos, tapos yung support is here, 25.7 pesos. Ayan. So sideways pa rin guys eh. Hirap makapanik, no? And sa moving average, 50, 100, 200, ayun. So hindi makapanik dito sa may 200. Hirap na hirap guys, no? Ayan, no? Bearish. Hirap na hirap guys makapanik sa may 200. Tapos kay cloud, so syempre dapat ayan. So sideways pa rin siya, no? Right now. Ayan. So very clear naman. Tapos dito sa ating RSI, okay? So siya ay nasa resistance. So pagka hindi nakapanik, wale, yun na. So pullback tayo ulit sa baba. Series of lower highs eh. High, lower, high, lower, high, lower, high. Bearish pa rin, ano? Ayan. Tapos kay MACD, higher low dito sa histogram. And sa part na to, medyo nakabaloktot na pataas si MACD line, ano? So, tignan natin. Kasi marami tong mga, ano eh, mga fake outs eh. No? Ayan, no? Fake outs, no? Fake outs. Ayan, no? Diba? Ayan, so nakakatakot to since siya ay nasa downtrend channel pa rin. And sa volume, so kung si volume ang pag-uusapan natin, bearish pa rin guys. Ayan eh, laglag eh, no? So ating resistance dito is here. Ayan. Hirap na hirap makapanik to si AP, ano? And yung last natin for the part 1 is BPI. So dito naman kay BPI, so we have a nice push, no? So pinasukan lang siya nung ano, Thursday guys, 'di ba? Ayun, no? So we have here the throwback. Throwback sa may trend line, tapos push, push through, ano? So ang pinaka ano dito, pinaka vital part is dapat mag-print out siya ng higher high. Ayan, kasi kung papansinin natin, lower high ito eh. High, lower high, lower high, no? So dapat kasi mag-flip siya, no? So dapat mag-print out nga ng higher high. So sa part na to, resistance 85.75, and yung next dito sa 89 pesos. Support 81.5 pesos, no? So tignan natin, at medyo hirap pa rin. Hirap na hirap guys makapanik, no? Ayan. So kung titingnan natin to, wait lang, ano, sa magbura muna tayo. Ayan, para mas clear. Para mas clear guys yung ating usapan. So based dito, okay, so right here, so we have here the double bottom, diba? Super steep to, no? Si first, tapos ayan,
So pare-pareha sila guys, no? Di ba? So sa part na to, breakout siya, di ba? Breakout tapos throwback, di ba? So sign of ano to? Healthy pullback, no? So yun nga lang, pagka hindi nag-hold, hindi sign ng ano yan, ng healthy pullback. So possible magsa-sideways pa yun pag gaganon. And here sa part na to, tingnan natin kung masusustain. So nag-bounce eh, di ba? Tapos sa moving average, 100, 200, still intact pa rin. Tapos kay Cloud, medyo flat siya right now, ano? Si Cloud. O, diba? Flat, tapos medyo flat din dito sa upper Cloud. Tapos kay RSI, so nag-bounce, pero mukhang mahihirapan pa rin to guys. Eh. So, tingnan natin, ano? So, dapat kasi mag-print out siya ng lower or higher high, eh. Diba? Higher low, kay histogram, tapos dito wala pa naman. Ayan, wala pang sinyales, no? So, kay volume, wala, binuhusan to eh. Binuhusan guys eh. Ayan, no? So, tignan natin kung siya ay magbe-breakout dito sa may resistance niya, no? Right here. Diyan. Ayan, so resistance yan, ayan, no? Series of touches. Ang dami guys. So, tignan natin, no? Kung siya ay makakapanik. Bilang binuhusan eh. Ayan. So, save natin. And I think tapos na po tayo sa ating part 1. See you ulit po sa part 2 guys na ating blue chips. Bye-bye!